Ito press lang natin. Ayan, yung nagigilig natin sound. Yun yung electric ignition. Tapos, to turn lang. Ako si Mommy Gracie, ang kasama nyo sa pagiging wise, budgetarian, at tipid na mommy. At kung bago kayo dito, don't forget to click subscribe at yung ating notification para sa susunod na mga kwentuhan. Excited ako ngayon dahil magbe-bake tayo para itong video na to sa mga kagaya ko na wala pa masyadong alam at baguhan sa pagbe-bake. Dahil ituturo natin kung paano gamitin yung ating gas range with oven. Itong ating gas range with oven, Fabriano yung brand niya. Electric ignition na siya. Kaya hindi na natin kailangan ng posporo para ano gamitin yung oven or yung kalan na part ng ating gas range. So yung first step natin, isasaksak natin yung ating gas range. So, para i-on natin yung ating kalan, ipapress lang natin. Ayan, yung nadidinig nating sound, yun yung electric ignition. Tapos, ito turn lang. Parang normal na pagbubukas ng kalan. Tapos, ayan na siya. Yung ating oven, gas pa rin siya kahit electric ignition. So, ano pa rin, may apoy pa rin siya. So, sa mga kagaya ko na nagtatanong kung pwede bang up and down or sabay nakabukas yung apoy. Tanong ko din kasi yan. So, chinika ko yung mga friends ko na nagbe-bake. Kung pwede pang sabay yung taas at baba na apoy. Sabi nila, kadalasan daw talaga ay yung taas is for grilling at yung baba ay for baking. So, ayan. Ngayon subukan natin yung sa grilling. So, press lang. Pag nadinig nyo yung electric ignition, punta dito. So, ayan yung grill. Ayan. So, yung taas na apoy ay for grilling. Kadalasan pag magro-roast ng chicken o kaya magigrill kayo. Nagamit ko siya before for bake mac para mag-melt yung cheese. Tapos, yung ibaba naman na gagamitin natin ngayon ay papunta naman dito sa kabilang part ang pag-open for baking. Ayan. Yun yung apoy niya sa ibaba. So, ayan, ngayon pwede na tayo mag-set ng ating timer. Gagamit lang kami ng instant mix ngayon para mas madali. So, sabi dito, ano daw, 177 degrees Celsius. So, ayan, diba? Parang banda dito siya, no? Ayan, tapos alam nyo mga moms, malaking tulong itong ating thermometer, oven thermometer. Noong una wala akong ganyan, kaya nako, lahat ng niluluto ko, sunog. Nasusunog talaga siya. So, malaking help yan dahil ma-achieve natin yung desired na init bago natin ilagay yung ating mga ibibake. So, yan, nakita ko lang yan sa online. Nabili ko siya online. Tipid find yan kasi 105 lang siya. Nilagin ko lang ako dito sa bake shop kapatid sa ano, nasa 400 pesos. So, laking tipid, diba? Antay-antay lang kayo ng konti sa shipping. So, ayan, yung una, takot ako, sabi ko doon sa friend ko na nagbe-bake, hindi ba ito sasabog kasi parang merong makinang sa harap, hindi ko alam kung glass ba siya or acetate. Pero sabi niya, design daw talaga yung mga ganitong thermometer for oven. Kaya sabi niya, make sure lang yung bibili mo talaga is for oven thermometer. So, yan ngayon, naantayin natin yung ating 177 degrees na sinet na init or temperature na ating oven. Noong una nag-preheat ako, medyo nainip ako. Yung pala ganun talaga, 15 to 20 minutes daw talaga minsan or more depende sa
isa-set natin ng temperature. So, ang tip sa akin ng friend ko, dapat pag nagpe-preheat ka, doon mo gawin yung mga baking preparations mo. So, ngayon, ipaprepare na namin ng anak ko yung ibibake natin habang nag-aantay tayo na ma-achieve ng ating oven yung desired heat natin. Para sa mga newbie din sa pagbibake, okay lang naman na gumamit tayo ng mga ready-made na mixture para bawas din sa stress, lalo na kung mga newbie pa lang tayo. Tapos iba, along the process, pwede naman tayo gumawa na ng sarili natin. Ayan, achieve na natin yung desired natin na temperature. Tingnan nyo mga moms. Mag-isa naman siya mag-i-stop doon sa sinet natin na temperature. Kasi noong una sabi ko, hala, paano pag nakalimutan ko saglit? Pero yan, diba? Tingnan agad 50 degrees Fahrenheit or 177 degrees Celsius. So ngayon, pwede na natin lagay yung ating mga cookies. Help nung meron tayong oven thermometer kasi meron daw ibang model ng gas range with oven na walang ganito. Ayan. So, doon natin makikita yung exact at accurate na temperature ng ating oven. So, ayan, tinimer na natin siya. Chika ko lang ulit yung nakwento ko kanina. Nung wala pa kami yung oven thermometer, lagi ako nasusunugan. Tapos yung tinuro ng friend ko na hack or tip, ito, cheese grater, pwede daw natin kadkarin yung mga part na nasunog para hindi naman sayang, hindi kailangan yung tapos. Ayan, tumunog na siya. Tara, check na natin kung okay na ang ating cookies. Ito na mga moms, ang ating cookies. Pwede natin ang pang snack para sa baguettes o kaya pwedeng pang gift o kaya naman. Ngayon, di ba nauuso ang mga online business. Ayan, I hope nakatulong ito sa inyo ang ating video, lalo na sa mga kagaya ko na baguhan din sa pagbibake at paggamit ng oven. O di ba hindi tayo kailangan matakot kasi syempre ako, relate ako na parang, hala, paano ba itong gamitin? Di ba? Parang sa simula, mukhang complicated talaga. Pero as we go naman sa process, sabi nga ng friend ko, naku, pag naging best friend mo na yan, kahit nga wala ka ng thermometer, makatansya mo na yung perfect na init. So yan, lahat naman tayo nagsisimula talaga na beginner, di ba? So pag lagi lang natin ginagawa, lagi natin ginagamit, for sure magagamay din natin. Kahit ako, madami pang trial and error, pero excited ako sa mga susunod pa nating tipid recipes at sa mga easy na kusina tips na i-share natin sa inyo.
I hope nakatulong itong ating video sa mga baguhan din sa paggamit ng oven katulad namin. At samahan niyo pa ako sa mga susunod nating kwentuhan, tipid finds sa ating channel. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification. See you again next time! Bye!